Hello po mga kababayan, kamusta po kayong lahat? And once again, welcome back to another episode of Simply Talkies Vlog, your underrated vlogger. O, nasa loob po tayo ng kotse, baka masabi natin kwentong kotsero ito. Pero tayo po ay magbibigay ng opinion at reaction dito po sa dati nyong presidente na walang iba kundi si former President Rodrigo Roa Duterte. So, ang tanong nga dyan, does he fallen from grace? O, tama po ba yung English ko? Does he have fallen from grace? Yan. Or, have he fallen from grace? Kasi po, no, eto, latest na balita, dalawa. No? Yung una, unahin natin yung pagsasabpina sa kanya ng Quezon City Trial Court. Yun po ay nag-ugat doon sa demanda ni Castro sa kanya ng grave threat, no? Criminal case po 'yan, no? If ever na ito po ay pumunta sa korte, no, mag-hearing at napatunayang guilty ang inyong former president, the once and mighty president, eh makukulong po siya, no? So, ang pinag-ugatan ng kaso na ito ay yung kanyang kadaldalan na hindi niya mapigilan ang kanyang sarili na mag-blurt out ng pananalita na hindi kaaya-aya, at sa tingin ni Castro, siya yung po yung pinatutungkulan ng inyong once and mighty former president. No? So, si Castro, she is alluding na yung pangalan na binanggit ng inyong once and mighty former president ay siya. No, kasi alam nyo naman, parents will protect their kids. Feeling ng inyong once and mighty former president ay naapi ang kanyang anak na ngayon ay current VP ng ating bansang Pilipinas. No? The father wants to absolve all the tirades, all the ano, yung pagbira ng mga makabayang black, at yun niya, sa kanyang pananaw, hindi niya matanggap yung kaya binira niya ang buong HOR na kung saan nag-backfire po sa kanila kasama ng kanyang mga minions. Ang lakas ng kidlat doon. Makulimlim po ang aming panahon ngayon dito, nagbabadya ang ulan tulad ng kadiliman na ngayon ay nakapalibot sa inyong once and mighty president. So dito po sa balita ng politiko, pinasasamon po siya ng Quezon City Regional Trial Court. Ito po, Duterte was commanded to appear before the city's prosecutor's office on December 14. On December 4 pala. Oh, pinapasamon siya on 11 at 2:30 p.m. The counter affidavit, together with the annexes and the affidavits of witnesses, shall be in 8 copies and shall be subscribed and sworn to before me. Ayun po ang sabi sa subpoena. The subpoena was signed by Senior Assistant City Prosecutor Ulrich Badiola. Quote, no motion to dismiss shall be entertained, only counter affidavits shall be admitted. Otherwise, respondents are deemed to have waived the right to present evidence. Furthermore, no postponement shall be granted unless for exceptionally meritorious grounds. So hindi na po binanggit dito kung ano yung meritorious grounds. Probably kung ikaw ay may sakit, hindi ka makapunta, or urgent family matters that the court deems necessary to postpone yung pinapa ano sa yung baka i-counter, magpadala ka ng counter affidavit. So, yan. Talagang itinutuloy po. At least ito, kumuusad ang kaso. Hopefully, hindi na to aabot ng 5 taon, 10 taon. Kung ako sa korte, kay Castro, o sa kampo ni once and mighty presidents of yours, no, eh, pamadaliin na yan. No, para magkaalaman kung guilty or not guilty ang inyong once and mighty former President Rodrigo Roa Duterte. Yan po kasi, no? Kumbaga ito, nahulog sa bitag
ang Duterte sa bitag ng makabayan black, di po ba? Sa simula't simula, kasalanan din ng inyong once and mighty former president yan. Kasi kung itinikom niya na lang ang bibig niya, no, at hindi niya generalize ang House of Representatives, malamang hindi mangyayari sa kanya. Pero tulad ng sinabi ko kanina, because of a parents' love to their kids. Kahit na ano pa yan, bata, matanda, may asawa ng mga anak mo, pero the bond that ties, hindi mo maano yan. You have to protect your kids no matter what it costs. Kung ikaw na ang pwedeng mag-absolve lahat ng mga magiging masamang kapalaran ng anak mo, okay na. Pero ito po, hindi lang ang inyong once and mighty president ang tinatamaan dito, ang nasisira. Kasi nadamay pati ang BP. Kasi nga may usap-usapan ngayon, no? Ugong-ugong na may pinaplano palang impeachment case sa House of Representatives kay BP Sara Duterte. Yan po yung nabanggit ni Castro. Pero sa palagay ko, hindi naman uusad yan. Palagay nyo, papayagan niya ni Martin? Eh kung papayagan ni Martin yan, ano nang mangyayari kay Martin? Titirahin na naman siya. No? Nag-o-offer na nga siya ng floor delis sa mga Duterte. Tapos, will he allow that? O yun ang tanong. Also, sinasabi po ng mga kampo ng mga Duterte na bakit daw tahimik ang ating presidenteng PBBM. Eh bakit siya makikialam dyan? No? Kung magbibigay siya ng kanyang saloobin o opinion in favor of Duterte, oh, what will happen? Damay-damay na. No? Alam nyo, nagkakaroon po ng lakas ng loob itong mga leftists, no, para gawin nila ang lahat ng gusto nilang gawin. Somebody should put a stop on this makabayang black or leftist. No? Galawin nyo ang pangulo namin, bala kayo, maghalo ang balat sa tinalupan. Bakit nananahimik si PBBM? Anong pakinin nyo? Di po ba? O kung sakaling ma-impeach ang BP Sara Duterte, sino papalit sa palagay nyo? By constitutionality. Di ba? Ito na inano natin to sa vlog natin. Hindi po si Senate President. Hindi po si Martin. Based on the succession, no. Papalit lang ang BP if something happened to the President. However, if the BP got impeached, it's not on the line of succession. Nasa constitution po yan. Nabanggit na rin po yan ng isang magaling na abogado. Yun nga lang kampi kay Duterte. It is the President's choosing. Hindi po si Senate President, hindi si MR. It is the President choosing. Tingnan nyo po yan. Kung mali ako, correct nyo ako. Pero yan po ang ating nalaman. No? Tingnan nyo po sa constitution natin. So yun lang po. Kaya nananahimik si BBM. It doesn't concern him. Ugong-ugong lang yan, chismis lang yan, parang ginagawang naratiba lang ni Castro. No, kayo namang mga kakampi ng Duterte, masyado na kayong nagpapanik because it is your own doing naman, no? Pasensya naman po kayo. It is the own doing of your master, no, the once and mighty former President Rodrigo Roa Duterte. Okay? So move on tayo sa next topic. Pasensya na kayo mga kababayan, wala tayo sa ating ano normal ano. Ito po yung balita sa Manila Bulletin. Duterte Party down to 15 House members. Solon says number will drop further. O yan. So di ba na i-vlog natin, 7 na ang kumalas. Ngayon nung nagbilang sila, 15 na lang po sila. No? 15 ang natitira. Pero sabi, it will drop down. Babagsak pa. Because they don't wanna be in the party that will, that crumple because of the chairman's tirade against them. Ikaw ba naman sabihan ka na pinalamong kayo ng pera, corrupt kayo? Wala, generalize niya. Sinira niya ang sarili niyang partido. Actually, balik niyo na lang yan kay Pimentel. Di ba? Gumawa na lang kayo ng partido na magiging another
opposition. Kasi hindi kayo tatanggapin ng mga Dilaw eh. Sila ang opposition, hindi kayo tatanggapin ni Trillanes. Eh, galit sa inyo yung mga yun. Hindi po ba? O, ito po ang sabi dito. How the mighty has fallen and will continue to fall. From estimated members of 120 in the House of Representatives during the height of former President Rodrigo Duterte's term, the erstwhile ruling Partido Democratico Pilipino Lakas ng Bayan or the PDP Laban Party now only has around 10% of the members. O, 10%? So, 10% of 120 is 12 plus dagdagan nyo ng 3, 15 yan. As of the moment, 15 na lang ang natitira sa PDP Laban. Nalalagasan na, no? It's dwindling. Ayan po ang sabi ni Surigao del Sur 2nd District Representative Johnny Pimentel. Pimentel is a veteran stalwart of PDP Laban, but that may not last for long. 2. Yeah, patay. Baka mag-quit na rin tong si, ano, si Johnny Pimentel, no? Siguro ito, tiyuhin to ni Coco Pimentel, no? Kasi sa kanila po yan talaga, ang nagtatagpo ng PDP ay ang tatay ni Coco Pimentel na si Nene Pimentel, no? As to enumerate the 15 remaining PDP Laban stalwarts on the top of his head, Pimentel gave these following names: si Alvarez, Representative Jose Alvarez, Eric Martinez, Ara Co, Richard Co, Thomas Co. O, puro ko ito eh, no? Parang ito, matandaan ko, merong isang Co na businessman na pinabura ni Duterte, no? Carl Cari, Joel Sakdalan, Rose Panotes, Dale Corbera, Khalid Dimaporo, Isabel Zamora, Mitch Cagayon Uy, Divine Yu, and Ruel Gonzaga. I'm still with PDP Laban at the moment. Oh, wala na. But he believes things will not look even bleaker for PDP Laban in the near future. I was doing a headcount. If my information is reliable, I believe ang maiiwan na lang sa PDP may mga 4 to 5 members na lang. Yeah, ay patay. 4 to 5 members na lang pala, no? Ang sa palagay po ni Johnny Pimentel. Kasi nga nagtatawiran na because of disappointment, no? Pero sabi nga ni Duterte, maski na isa siya na lang po ang maiwan, no? Wala siyang pakialam. That's how the mighty is. Paninindigan niya. Kung iwanan man siya, iwanan siya. Pero huwag kang mag-alala, no? Mr. Once and Mighty former President Rodrigo Roa Duterte. Mamaya sasabihin natin kung sino lang yung tatambay sa kanya. So ito po. Quote, so the congressman took it upon themselves also to defend the dignity of the institution. Now I believe it could also be one of the main reasons why they decided to transfer to another political party because they could not anymore reconcile their mandate, their duties and functions as member of House to their duties and functions as member of PDP Laban. Eh kasi nga po, binurn ng once and mighty former president ninyo ang bridges. Biruin mo, sarili mong mga miyembro na sa House, 120 kayo, once and mighty kayo, the ruling party, tapos sinira mo in just to defend your daughter na inapi sa akala mo. Eh, sabi ng anak mo eh, she will let, no? The Congress decide on her CIF. CIF lang, it costs 650, correct me if I'm wrong. Pero from the top to the bottom, yung pagbagsak nyo, ang bilis. No? Itong mga to, yung mga umalis sa inyo, sabihin nyo mga sip-sip, mga traitor. Pero sa iba, ang tingin nila, they are just ano, doing their mandate as representative. Nasaktan sila eh. No? Wag mo kung ganoon kasi ayan yung masama yung sa galit mo. Inaano mo na lahat, di ba? Oh. Kaya yan. The once and mighty former president is now fallen from grace, no? At yun nga po, meron pa akong nabasa na kay Mr. Benji Contreras, one of the true loyalists ng Marcos, meron po siyang pinost sa kanyang FB page about this one follower ni Duterte, no? Yung babae, no, si Chrisette, hindi ko alam yung last name nun. Sinasabi niya na sinisisi niya ang BBM administration
Kaya daw nila binoto, sinuportahan, o kaya nila sinuportahan si BBM because they think that they BBM will protect si once and mighty former President Duterte. O bakit? Di ba? Hindi nga pinapapasok ang ICC. So gusto nyo protektahan si Duterte kahit na may mali siyang ginawa. Ako, sinuportahan ko ang Pangulong Duterte, pero I don't like yung sinabi niya na nilahat mo ang HOR. Masakit po yun, maski na ako na congressman, babalikan kita. Maglabas ka ng ebidensya. Ikaw mismo, Mr. President, huwag yung mga researchers mo, ano, pakita mo na ebidensya. Kasi ang sinasabi ng mga follower mo, andun sa COA, hindi pa rin nilalabas yung extra expenditure. No? Oh, ang gawin ninyo, ilatag nyo, gawa kayo ng website, hingi kayo sa COA, ito, explain nyo maigi, mag-op-ed kayo. Kaso hindi. Palagay ko po dahil lang sa galit niya, dahil inapi ang anak niya, nasabi niya yan. Hanggang ngayon, hindi siya makapaglabas ng ebidensya. O sinabi ng COA, di ba, na-i-vlog na nga siya yan, na malinis. Meron pa rin mga alinlangan. Yung mga nag-aalinlangan, mga ano lang yan, salsalero. No? Kung nag-aalinlangan pala kayo, hindi makuha kayo ng legal matter. Daanin nyo na sa legal. Sa pamamagitan ng legal, mapuforce ang HOR na ilabas ang libro. Sa kakasabi nyo ng labas ng libro, ano bang librong gusto nyong makita? Tik-tik? Hustler? O ano? Eh, yung mga utak nyo, puro mga utak salsalero eh. No? Para lang mapansin kayo. Pero wala na po eh. The once and mighty Duterte clout. Wala po. Para sa akin, fallen from grace. No? Ako po. Sabagay, di ko naman masisi ang Presidente Duterte ninyo kasi yan po ang pagmamahal niya sa kanyang anak. At sino ang nagdeklarang, matkin na mag-isa na lang siya, maninindigan siya. No, basura po, dumadaan. Maninindigan siya sa former president, the once and mighty, fallen from grace. Ang inyong senadora ay ni Marcos. Because of true friendship. It's not political, but true friendship. Yun po yun. Diba? Loyal siya. But not political. Ayun lang po rin yun na aking opinion kay Senator Amy Marcos. So, yan po, no, mga kababayan, kayo po, ano sa palagay ninyo? Does the once and mighty has fallen from grace? Or meron pa rin siyang clout or power, no? Yung mga supporters niya, total depensa. Sinisisi pa si PBBM. Bakit daw nananahimik sa mga ugong-ugong na impeachment case kay Sara Duterte? Diba, lahat babagsak kay PBBM? Ibig sabihin, walang pagkakamali ang Duterte. Kayo lang ang palaging tama? Palaging mali si PBBM? Problema niya ba yun? O kayo po, ano po yung masasabi? Comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you on our next videos. Bye-bye. God bless.